ang supreme sacrifice, Marlon. Yung number two should do and start initiating the supreme sacrifice. Let Lenny withdraw. Withdraw Lenny. I'm calling for Lenny to withdraw. Kasi whatever you're doing is not effective against the Marcos. Withdraw, come and join us. Join us. Pwede pasab. Pasab naman. Baka kami maka 3 points. Ako, tuloy po si SP Tito Soto, tuloy si Doc Willie, at tuloy si Senator Pacquiao, as we have spoken with him about an hour ago. Tuloy ang laban. And ang kumausap sa amin, yung camp ni VP Lenny Robredo, no? May follow-up pa nga. Former Mayor Jun Simon, in my face, no, sinabi sa akin, kung pwede kang mag-withdraw, and paatrasin namin si Kiko Pangilinan. Kaya sabi ko sa kanya, anong klaseng offer yan? Katandem niya, ilalagdag niyo para lang manalo yung principal. Nung kinausap ko ni Mayor Jun Simon na inopera ko mag-withdraw at paatrasin nila si Kiko, sino magkakinabang? Sino may motive? Well, hopefully after this press conference, more Filipinos will be enlightened that there are a lot of choices, not just two. While we are here together, we'll run as individual presidential candidates with our tandems. Ito sa kabilang panig ng ilog, sa buhay ng tao ito, huwag kayong masyadong bilib sa sarili nyo. Huwag kayong BBS, yung bilib na bilib sa sarili. This press conference is not all about Lenny Robredo. This is also about Bongbong Marcos. I cannot believe for the life of me that there are more than 50% loyalists in this country. No? Marcos loyalists. We also don't want Marcos to win because the stabilization na abutin natin. Imagine the situation, nanalo siya, hindi titigil itong kabila. Baka pwedeng yung ibang alternative naman that can really and genuinely unite our people na mga colorblind. This is not all about against Lenny. This is not all about against Marcos or for Marcos or for Lenny. This is offering other options. Natatakot din ako sa implikasyon na manalo ang isang Marcos ulit. Ang kinakaba ko, baka yung panlaban ay mali.